So in this video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng may family cinema na app dito sa smart TV nyo. So hindi po tayo gagamit dito ng USB and lalagyan natin siya ng APK file. So ito po guys ay direct download sa Chrome browser. So napakadali lang po i-install nito. Compatible siya sa mga naka-Android TV box or USB stick. For sure naman na merong built-in na Chrome browser na naka-install sa smart TV nyo. So ganito lang po yung gagawin nyo. Bali, makikita nyo dito, naka-install yan yung My Family Cinema na app ko. Ayan. So, gagawin nyo lang, punta lang kayo sa drawer ng apps nyo. Ayan. So, dito nyo yan makikita eh. So, ito siya. Bali, click nyo lang tong Chrome. Medyo mabagal nga lang kasi remote lang yung gamit ko, guys. Pagpasensyaan nyo na may guwit na sa gitna yung TV namin. So, dito, search nyo lang. Medyo mabagal to. Kung meron kayong keyboard, gamitin nyo na lang para mas mabilis. So, My Family Cinema lang ang isa-search nyo dyan. Ayan, ayaw nyo lumabas. Ayan. So, napakadali lang nito guys. Ayun. Ito siya. So, hindi na natin tinype lahat, no? So, type nyo lang yan. My Family Cinema. At ito na siya agad sa pinakauna. So, click nyo lang to. Napakadali lang nito guys at sana masundan nyo para dun sa mga gusto rin po mag-install nito at nahirapan sila. So hindi nyo na kailangan ditong gumamit ng USB dahil direct na po natin siyang i-install sa mismong website nila. So dito punta lang kayo dyan. Yan, so makikita nyo downloads. Baba lang natin, no? Lagay natin. Yan, so makikita natin dito. Yan. So, ito na siya. Sobrang dali lang guys ha. Type nyo lang yung My Family Cinema and click nyo yung mismong website nila. Tapos, dito nyo na makikita yung ida-download nyo. So, sa amin, itong Smart TV guys yung ida-download nyo. Pwede rin naman ito. Itong sa TV box kung yan yung gamit nyo or Fire Stick. Pero, pwede rin naman ito. So, ito yung dinownload ko. Ayan, napakadali lang yan guys. Download nyo lang yan. Yan, kilik ko, di ba? Tapos, yun, APK file, then download. Napakadali lang yan. So, direct na to guys. Yan, download. So, minsan nade-detect siya ng harmful, yung app. So, ano nyo lang, download anyway lang. Ayan, so, yun, kung makikita nyo, downloading na po yan guys. Ayan, makikita nyo, di ba? Ang bilis lang, open na agad. So, pag in-open ko to, yan, gamit ko pa rin yung remote. Yan. So, My Family Cinema install. Actually, naka-install na yung sa akin, pero try lang natin palitan. So, ayan, nakikita nyo dito, install. Ayan. So, ganun lang ka-easy guys, di ba? Installing na siya. At ayun, nakalagin pa rin naman yung account ko dito. So, ayun. So, install yun na guys para dun sa mga magsisimula pa lang or gagamit pa lang ng My Family Cinema. Try nyo guys, subukan nyo dito sa Pinas. Unti-unti na siyang nakikilala. So, ang kagandahan kasi nito is yun nga, maraming updated na mga, kumbaga maraming latest movies silang nilalabas. So, minsan, nauuna ang My Family Cinema maglabas kaysa dun sa kompetensya niya. So, alam nyo na yun. Try nyo guys, bigyan nyo ng chance, di ba? Malay nyo, magustuhan nyo. So, eto siya. Sobrang easy, di ba? Ganun lang kadali. Pwede ko naman lagay na lang yung link sa description. Pero yun nga, sa TV nyo kasi siya gagawin. Hindi sa mobile phone. Kasi yung sa phone naman, madali lang. Install nyo lang din yung, ganun lang din yung gagawin nyo. Pero yung mobile phone yung pipiliin nyo. So APK file yon, then install lang. Same lang din ng process. Pero ito sa smart TV kasi. At yun nga, updated na po pala to guys ng 3.0. Next naman na ituturo ko is yung paano kayo makakapag-avail ng plan nila. Meron pa rin silang promo guys. Lalagay ko yung code sa baba. Yan, check nyo na lang yan. Pwede nyo gamitin yan. Especially kung first time mo mag-avail ng plan dito sa My Family Cinema. So yun lang guys. Maraming salamat sa mga nakaabot sa part na to. At comment down below kung meron ka na rin My Family Cinema at ginagamit mo na rin tong app na to. So yun, comment mo naman kung ano bang nagustuhan mo dito. So yun lang guys. Maraming salamat. Paalam.